Guys, welcome back sa ating channel, Mushroom Kitchen. Today, andito na naman tayo para sa bagong recipe. At ang lulutuin natin ngayon ay Bicol Express. Para sa Bicol Express. Ayan, ito ang kailangan natin. Ang ating mushroom. Ating langgunisa. Pero ano ang choice nyo to? Kung gusto nyo lagyan. Pag may natira kayong ulam, pwede nyo ilagay. Meron tayo yung red chili, green chili, alamang, sibuyas, garlic, pork cubes, pork siya, ginger, salt and pepper, at saka yung ating gata. Ayan, sisimulan na natin itong lutuin. Meron na tayo ditong preheat pan. Lalagyan na natin ngayon yung ating mga ingredients. So magigisa muna tayo. Unahin na natin itong garlic. Batayan nyo guys kasi mabilis masunog yung garlic. Tayin nyo lang siyang medyo mag-brown. Sunod na natin yung onion. Sunod na natin ang ating onion. Gawin nyo naman guys, ayan lang natin siya para mag-video mag-transparent. Luto na yan. Ang bango na yung ginigisa natin guys, naaamoy na natin. Lagyan na natin ang ating ginger. Guys, nga pala, napanood ko nga pala to, yung history ng Bicol Express, kung bakit siya tinawag na Bicol Express. Yung pala, yung karne na may gata, noong araw daw, itinitinda ng mga naglalako ng merienda sa train papuntang Bicol. Kaya nila natawag na Bicol Express yung Bicol Express nga na yan dahil doon. Kasi nilalako ng mga nagtitinda yung karning may gata papuntang Bicol yung sa tren. Yun lang guys, konting trivia lang yun. Pwede nyo ring i-research kung tama nga yung napanood ko sa TV. Sunodin natin yung leftover na langganisa natin. Green chili natin. Red chili. Alamang natin. Aamuin na guys natin ang anghang niya. Ah,
ating mushroom. Sama na natin gigisa. Nang natin, i-coat nyo lang yung mushroom nyo. Para ma-absorb din niya yung anghang niya ng lasa ng alamang. Pag na-coat nyo na siya, lagay na natin yung gata ng nyog. Ayan, takpan natin siya. Maghintay lang tayo ng 8 to 10 minutes. A few moments later. Ayan. Ngayon, ilalagay na natin to. Pang-add ng flavor niya. Pork flavor to. Gusawin lang natin siya. Ngayon naman, maglalagay tayo ng salt at saka pepper. Nain natin pepper natin. Guys, mas maraming paminta, mas masarap yung Bicol Express natin. Ah. Haluin nyo lang siya. Ngayon, lagyan na natin ng asin. Konting asin lang, guys. Kasi malinamnam na yan. Haluin lang natin. Ngayon guys, tatakpan natin siya ulit. Antay na lang natin siya hanggang sa maluto. So guys, check natin. Bango ah. Nakakagutom. Malapit na siyang maluto guys. Actually, luto na to. Pero medyo papatuyuin pa natin para mas masarap yung ating Mushroom Bicol Express. So, takpan lang natin siya ulit. Ang bango guys! So, nakita nyo guys, luto na siya. Nakita nyo naman, nagmamantika-mantika na siya. Yung oil ng gata talagang lumalabas na. So, ibig sabihin, luto na siya. So, ililipat na natin sa niready kong bowl to. Patayin lang natin yung kalan. Ready na ako ng bowl guys. Ililipat na lang natin siya. So ayun na nga guys, luto na ang ating Bicol Express. So kukuha tayo. Titikman na natin ang ating niluto. Bango niya guys, makakagutom ang amoy. Kaya titikman naman natin. Woo! Masarap siya guys.
Creamy yung gata niya. Saka ang lalo nagpapasarap dito yung sili. Kasi nag-aago yung pagka-creamy ng gata at saka yung maanghang niya. Saka nagkakapagdagdag din ng flavor yung alamang. Kaya masarap talaga siya, kanin na lang ang ulam. Kaya lalantahan ko na to guys kasi nagugutom na din ako. Sarap talaga siya guys. So ayun na nga guys. Masawa ka na sa baboy. Ito na ang solusyon sa problema mo. Mushroom Bicol Express. Masarap siya talaga. Kaya sa susunod na recipe namin, huwag niyong kakalimutan. I-like, subscribe, and comment below na lang kayo para updated kayo sa aming mga susunod na recipe. See you sa susunod na video guys.